At para naman sa ating presyong palengke, andito tayo ngayon sa sangitan bagsakan ng gulay dito sa Kabanatuan na kung saan dinarayo ito ng mga mamimili mula sa Maynila, mula papunta, mga nanggagaling ng Pasig, nanggaling ng Paranaque, Baclaran, hanggang Batangas, Laguna, dito namimili sa bagsakan ng gulay sa Kabanatuan dahil na mas mababa ang presyo nito at hindi na kailangan pumunta pa sa Baguio o sa Nueva Vizcaya para lamang mamili ng mga gulay. Katulad lamang nitong sibuyas, ang sibuyas ayon dito sa mga nagtitinda ay medyo tumataas ang presyo, lalo na itong sibuyas na puti. So tatanong natin ngayon kay Kuya kung magkano presyohan ng sibuyas dito. Kuya, ito pang malalaki, magkano presyo nitong gulay ng puti? 1,050 po. 1,050. Sa isang 1,050 na isang burike, ilang kilo yan? 10 po. 10 kilos. Opo. Yan. So dito naman sa good, magkano? Yan, sa good na sibuyas, magkano? 1,200 po. 1,200. So pumapatak, isang kilo? 120. 120 per kilo. Pero pag pupunta ka sa mismong retail price sa palengke, nasa 150 to 160 pesos. Pero pagdating na sa Maynila, 180 to 200 pesos per kilo. Pero ito, Kuya, nagtataka ako, bakit mas mura itong sibuyas na malalaki kumpara dito sa sinasabi mong good na sibuyas? Ano pinagkaiba? Ipanggamit lang po ito sa mga kantin, malalaki. Ah, sa mga kantin, malalaki. Sa mga fast food, you know? So, tapos dito, ito kasi, bakit ito malilit? Mas mahal ng konti? Pang isang gamitan lang po yan, pang tindahan. Ah, pang tindahan. Oh, pang isang gamitan. So, ibig sabihin, pwedeng i-stack? Oo, pwede pang i-stack. Okay. So, ito, magkano malaki? Isang kilo? 1,150. Tapos, 115 isang kilo. Pag sa itong medyo malilit ng konti, yung good? 120. So, kumusta po yung supply ng sibuyas ngayon? Tumataas po eh. Tumataas? Opo. So dahil wala nang halos? Walang makuha. Walang makuha. Opo, so itong sibuyas, saan po nang gagaling ito? Sa storage na po yan eh. Storage na sa Palayan? Opo, Palayan. Tsaka Gapan. Okay. Tapos tumataas. Ayan, kaya tumataas. So asahan na rin po natin dahil nga tag-ulan na rin naman ngayon at sa susunod na anihan pa. Kuya, ano pa pangalan nila? Wilmer. Yan, maraming salamat Kuya Wilmer Rinquillo, ano? Punta naman tayo sa susunod na gulayan dito kanina kay Kuya, no? Ayan. Ayan, dito naman tayo ngayon sa kay Kuya Ading and Mylin. Ayan. Dito, ito yung sinasabi ko. Kuya, magkano po yung pipino natin ngayon? 25 hanggang 20 pesos lang. Semi lang po yan. Ayun. So, itong pipino na to, Kuya, saan ang gagaling ito? Nueva Vizcaya po. Nueva Vizcaya. Saan naman yung presyo ng kamatis dito? Sana ganito, 15. Yung pong mas malalaki, 18. Ganyan. Sa kalabasa, Kuya, magkano sa kalabasa? Ayun, 15 pesos per kilo. So talaga, sino-sino pa yung mga namimili dito sa sangitan, bagsakan? Mga itong Marikina, itong Cavite, itong Balintawak. Halos lahat po ng Manila, puro dito po halos namimili. So bakit dito po namimili yung mga... Kasi dito po mas mababa ang kalakal para po madala nila rong pamigit. Hanggang Cavite na yan, Divisoria, panay dito po yan. Ayun. Kaya nga sabi ko nga po kanina, dito sa bagsakan, dinarayo na dahil hindi na nila kailangan pumunta pa ng Baguio o pumunta ng Nueva Vizcaya o Isabela para mamili ng gulay. Yan. At ayon naman po dito kay Ma'am Vicky kanina, ang presyohan po ng mga gulay dito hindi pare-pareho. Ito po yung ating panayam. Ang presyohan po dito pa iba-iba. Hindi po per mes, minuto, kalahating oras nagbabago po. Sa dating po yun, kung halimbawa po konti ang dating, tumataas po. Pag naman marami, baksak talaga. Mas mababa po talaga dito. Ibig sabihin po, sa buong Nueva Ecija po, pinakamababa po sangitan. Lahat ng halos ng taga Maynila, dito po sila pumupunta. Pasig, Marikina, lalo na po yung mga Divisoria, dito po talaga sila, halos lahat. Pati po Batangas, dito rin sila. Laguna, dito rin po. At gaya na lamang nitong presyo ng siling, nako ito. Nung nakaraan, umaabot ito ng 400 hanggang 600 pesos per kilo. Pero ngayon, dito sa bagsakan sa Kabanatuan, ang kanilang siling maanghang ay nasa 40 pesos lamang per kilo. Ibig sabihin, yung isang plastic bag ay nasa 400 pesos lamang. Kumpara dati, di ba? Ang kanilang pangsigang nasa 25 pesos lang bawat kilo. Kaya itong isang bag po na ito ay nasa 350 pesos
bawat kilo. At ngayon, ang kanilang mais nito, sariwang-sariwang anit po itong mais na to, yung isang bag ay nasa 150 pesos. Ang kanilang luya, merong malalaki, merong maliliit. So ang presyo ng luya, nasa 25 hanggang 35 per kilo. Ngayon, ang kanila namang kamatis, katulad nga kanina, 18 pesos hanggang 20 pesos bawat presyo. At ang kanila namang pipino, katulad nga kanina, 200 to 250. At ang nakakalungkot dito, ang presyo ng kalabasa, napakababa. 10 piso hanggang 11 peso lang ang per kilo ng kalabasa. At yan ang ating presyong palengke, kasama si Jeff Gonzalez at si Regor Ponce, Smiles of Petron III, para sa Balitang Unang Sigaw.